Magandang araw mga ka-brave. So we are going to witness how to make a charcoal. So in front of me is pile of mga putol-putol na kahoy na ano nung nagdaang bagyo, kagaya ni Bagyong Guring at saka ni Bagyong Hana. Ito na yung mga ano nila, oh. Ito yung mga nagtumbahang mga kahoy. Kaya gagawin na lang natin ng charcoal. Ito pala guys, lalagyan nila ito ng dayamik yan sa gilid-gilid, tapos tatabunan ito floor na. Tapos dito intake ti hangin ti sirok intake dito. So intake. Ang sinasabi po is if you are going to make charcoal, there should be a gap dito sa ilalim yan, kaya nga may kahoy na ganito yan para pasukan ng hangin papunta dun sa dulo. Correct, papunta dun sa dulo dun. So may mga dayami rin dito kasi mayroon siyang insulator para hindi didikit siya sa lupa. Kasi pag may dumikit yan sa lupa, hindi maluluto. Tendency niyan, hindi maluluto ito. So pagka napuno na nila ito yung pile of trees, wood, takpan na nila yan ng ganito rin, dayami din. Dayami. And then tatakpan nila ng mga yero na yun saka sisindihan dun sa dulo. So yung mga gap dun sa gitna, dinalagyan nila ng maliliit na kahoy para tuloy-tuloy makukompress siya, may bubuyog. Ayan, so dito sisindihan? Oo, sa dulo na yun. Dito? Sa ilalim. So ilalim yan, doon sisindihan sa ilalim. So pagkatapos ito, tatabunan na ito ng mga dayami. And then tatakpan siya ng yero, yung mga lumang yero. Para yung ano, nagbe-breathe pa rin siya sa ilalim. May hangin lumalabas para lutuin niya yung mga kahoy. Yan. Yan, ito na po ang pile of wood that we have already arranged. So if you notice, meron siyang breathable yung spaced. Ito yung hangin kasi na magluluto sa mga kahoy na to. Na ito, by the way guys, just a disclaimer, these are the yung mga kahoy na pinulot-pulot na pinutol ng Bagyong Guring at saka yung Bagyong Hana. So ito po sisindihan. So i-cover po ito ng dayami. Mga ganito. So ko-cover po nila 'yan. And then tatakpan nila ng mga yero. So ito na po siya, ready for cooking na po. 'Yan. So 'yan na po, tinatakpan na po nila ng mga damo. Tatakpan nila buo 'yan, ng damo. Yung mga pinagputulan nyo ng mga damo sa yung bakuran, pwede nyo pong ano yun, kunin ng takit. Hindi kaya yung ginagawa nila. Yan, tapos yero at tapos lupa on top. Ayan, no? Yan, on top. Diba? Yan ang proseso niyan. Ang sisindihan. So yan po, tinatakpan na po nila yung huling. After po nila tinakpan ng mga yung putol-putol ng mga grass. Yan. So ito na po yung ginawang butas. Ayan, actually nakikita na yung mga ano diyan, yung mga kahoy. At diyan magpapadingas ng siyempre ng apoy para lutuhin niya na doon. Mula doon. Ayan.
tinatabunan na. So tinatabunan na rin nila dito sa gilid-gilid para kulog na, ano, kubo. Talagang insulated na insulated talaga siya. Kubong. Kumbaga. Huwag mong tatabunan niya, Raffin, yung panet. Saan daw? So ang gagawin nila ito, sisindihan lang ng goma, tapos yan na, yan ang magluluto sa buong kahoy. Ayan, so this will be the final process. Lulutuin na namin yung mga kahoy para maging uling. Ayan, sinisindihan na po. Ang ganda ng goma, no? Pang mitsya talaga. Excuse me. There we go. Ayan na siya. Ayan na po eh. Ayan na. So dapat maya maya lang may lalabas na usok na doon sa likod, sa harap. Ay, sa harap pala. Ito yung parang alam ko, ito yung harap. Ito ang likod. Ah, this is the back pala. Yan na, niluluto na. Right, so hahanguin po ito after 3 days ng pagkaluto. So it's really a long process. So unfortunately we cannot show you the 3 days from now, we cannot show you the charcoal na naluto na. But the whole process was all documented. So hanggang dito na lang po siguro. Yan, umuusok na siya. Oh. So napapaalam na po ang Brave TV. Thanks for watching. This is like a documentary, 2 days documentary din to. Paano tinabunan yung mga kahoy para gawing charcoal. Yan. So umuusok pa siya doon. So it will take time para lumabas po yung usok dito. Yan, ito na po yung exhale niya. Alright. So yan lang po. Thanks for watching. Bye.